Ok, agora sa natin mga kababayan alas 6.34. Ok, 19 po ng Agosto 2020, no? Ok, buenos dias contigo, Bernie Concepcion, no? Samahan natin tagapamahayag sa Zamboanga. Ok, magpadala ng kanta mga kababayan. So, dedicated ko ang kanta nito. Dedication sa aking sarili because belong na ako rito mga bayan, no? At saka sa lahat ng senior citizen mga kababayan sa buong Pilipinas. Okay, pakinggan natin po ang kanta binigay ni Bernie Concepcion ng Zamboanga City, no? Okay, yung mga purists. Okay, yung mga conservative. Okay, kung ayaw niyo sa music, eh huwag niyo pakinggan ang music. Pero
Okay, lirik ito ay okay sa mga senior citizen, mga bayan, no? Okay, at saka mamaya, okay, basahin natin ang balita po sa, okay, na mayapang nag-crash itong si former DILG Secretary Jesse Robredo. No? Naalala nyo nga, okay, magaling sa serbisyo publiko, mga bayan, no? Okay, serbisyo publiko. Ang programa serbisyo publiko, tinig ng mamamayan. Okay, brought to you by Mind of Global Food Line. Okay, pakinggan natin ang music, no? Makinig kayo lahat ng senior citizen. Okay. Ayan. Pakinggan natin ang music ito sa lahat ng senior citizen, mga kababayan, no? Okay, kasama na ko rito. Ayan. Naku, nawala na, no? Okay. Naku, napahiya ako rito, mga bayan, no? Okay. Ayan. Okay. Nawala po ang... bakit na list mo, Bernie? Ayan. Ang magandang music ni Bernie Concepcion, mga kababayan, no? Okay, nawala na. Paano marinig natin to, Bernie? Ayan, sorry po. Okay, naalis sa kanyang page, mga kababayan, no? Okay, nag-upatan ng cellphone ito si Bernie Concepcion, no? Okay, nawala talaga. Sandali lang. Nabukol tayo rito, no? Ah, dito po mga kababayan, no? Okay, hindi na wala. Okay, pakinggan natin ang music ni Bernie Concepcion, mga kababayan, no? Okay, dedicated sa mga senior citizen. Ayan. Seems the love I have known has always been the most destructive kind. Guess that's why now I feel so old before my time. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built to last on weak and shifting sand. I live by night and shun the naked light of day, and only now I see how the years ran away. Yesterday, when I was young, so many happy songs were waiting to be sung. So many wild pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about, and every conversation I can now recall concerns itself with me and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand, and never saw the waste
an emptiness beyond the game of love I play with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly died. The friends I made all seem somehow to drift away, if only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday when I was young. Ayan, naalala niyo nung mga kabataan niyo? Iyan po ang music, mga kababayan. Ako naalala ko. Ayan po. Naalala kong kabataan ko. Okay, kaya nga eh, pinarinig ko ang kanta na yan, mga bayan, no? Okay, isa lang uli, no? Napagandang lyric kasi ng music. Okay, parinig natin muli po. Okay, salamat Bernie Concepcion ng grupo po. Media ng Sambuanga, mga bayan, no? Taga-sulat at taga-radio. Okay. Ayan po, Bernie Concepcion, no? Ayan. Pabuti si Bernie, lagi nakaalala sa atin, no? Ayan. Pakarinig natin uli. Para talaga satisfied tayo, no? Ayan. Seems the love I have known has always been the most destructive kind. Yes, that's why now I feel so old before my time. Before my yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dream, the splendid things I plan, I always built to last on weak and shifting sand. I live by night and shun the naked light of day, and only now I see how the years ran away. Yesterday, when I was young, so many happy songs were waiting to be sung. So many wild pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. Okay, I dedicated this song also to, okay, Joe Biden, because he is also senior citizen. I don't see, I don't think Kamala Harris is already senior citizen, no? Okay, I don't know if he is, if she is a senior citizen, but I'm sure, okay, Joe Biden is already senior citizen, no? 77. 77 ba yun? Okay. So, I'd like to dedicate this song, okay, to Joe Biden and Kamala Harris. Ayan. Okay. And the rest, okay, Democrats of the United States of America, no? Democratic Party. Ayan. I will continue this music, no? Ayan. And every conversation I can now recall concerns itself with me and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age
as if it were a wand, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly died. The friends I made all seem somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday, when I was young. Yeah. Ayan po, no? Okay. So yan po ang music po. Okay, binigay po ng kasamahan natin si Bernie Consuelo. Kasi karamihan sa mga Ataga News, no? Mahilig talaga sa music, mga kababayan, no? Okay. Itong si okay, Mukti. Okay, Abu Huraira Udasan, sana hindi magalit sa akin, no? At saka si Dr. Abulhair. Okay, Abulhair. Okay. Sanok terasun ng basilan, mga bayan, no? Okay, hindi sila magalit sa akin. Ganun lang. Okay, Mukti. At saka itong si Dr. Terasun, mga kababayan, no? Minsan ay pag mga magandang music ay magparinig tayo sa ating programa, no? Dito po, Serbisyo Publiko Tinig ng Mamamayan. Okay, this program brought to you by Mind of Global Food Lines, no? Okay, meron pa isa. Tingnan ko kung makuha ko pa ito. Ang music naman ito sa lahat po tinamaan ng COVID, mga kababayan, no? At saka itong mga i-dedicate natin po sa mga interagency task force sa lahat po, no? National,
Okay? Regional at saka local, mga kababayan, no? Pakinggan natin naman itong music, itong mga bayan, no? Okay. Ayan, dinadaan na lang natin sa dito mga problema natin, mga kababayan, no? Okay. Para hindi tayo bugnutin, mga kababayan, sa problema, no? Ayan. Okay, pakinggan natin naman. Okay, dedicated po sa lahat po ng, okay, tinamaan po ng pandemic. Pati na rin hindi tinamaan. Okay, pakinggan natin. Ayan. June, corona crisis sa ating nation. Dapat gobyerno may solution. Nagkaroon ng insta station. Kumawa ng resolution. Pwede radyo, ABS Nation. Overis ng buong nation. Modernity may declaration. Lockdown po, isolation. Lahat Pinoy magbabakasyo. Walang tindang ang solusyon. Bawal ka din mga okasyon. Pati na din mga repression. Mga polis na obsumisyon. Pagyo dami ang violation. Pati turuan na ng leksyon. Overnight sa forestation. Mayayaman, bigay donasyon. Mahihiraw, bigay ng rasyon. Mga tao, mananatasyon. Ito na normal na situation. Tulungan para sa nation. No reklamo, no more question. Sana lahat cooperation. Lock, lock, no more extension. Wear face mask for your protection. Alcohol for disinfection. Social distancing and abortion. Stop mo na socialization. Bawal lumabas. Baby, asa donation. Proclaim this kulang protection. Mga doktor na ka-infection. Pero it's kulang sa action. Nagkaroon pa ng division. Aos to 30 pa ang faction. Position niya laging mention. Imbis na part ng solution. Di ko alam anong intention. Beses na nga mayroon pang faction. Pilipinas, oy attention. Alam niyo na next election. Gobyerno na wakay mag-function. Gamitin tama ang posisyon. Mag-isip ng tamang solusyon. Puro dala, kulang sa aksyon. Proper hygiene, sanitation. Patang people, malo instruction. Sundin lahat ang direksyon. Na di maubos ang population. Ay, mali na pala yung babas. Okay, natatawa ko talaga mga ba sa mga music, no? Okay, pabiro lang, pero tumatama po sa mga, okay, yung magpatapad po ng Inter-Agency Task Force, mga kabayan, no? Okay, ulitin natin, isang beses pa, para talaga satisfy yung taong bayan na kikinig, no? Okay, ayan, dedicated sa 108, okay, million Pilipinos, mga kabayan, no? Matanda, bata, lahat na ang music ito para sa inyo, mga kabayan. Ingat tayo, no? Okay. Gayahin nyo ako ay okay, lagi lang mag-protect sa sarili, mga kabayan, no? Sa COVID ito. Nakatakot talaga. Okay. Nakasindak. Ayan. June, corona crisis sa ating nation. Dapat gobyerno may solution. Nagkaroon ng insta station. Kumawa ng resolution.
Bigarayo, Eves Nation. Obedes ng buong nation. Water team ay declaration. Lockdown po, isolation. Lahat Pinoy magbabakas po. Walang pindang ang solution. Bawal atin mga okasyon. Pati na din mga recreation. Mga polis na consumption. Porkyo dami ang violation. Pati puro ang non-election. Overnight sa police station. Payayaman di kay donasyon. Mahihirap hintay ng gasyon. Ito na normal na situation. Tulungan para sa nation. No reklamo, no more question. Sana lahat po operation. Lock, lock, no more extension. For Christmas for your protection. Alcohol for disinfection. Social distancing and abortion. Stop mo na socialization. Bawal lumabas. ABN as a donation. Frontline health school and protection. Mga doktor na ka-infection. They know it's kulang sa action. Oh no! Nakaroon pa ng division. Austerity pa ang faction. Opposition yung laging mention. Imbis na part ng solution. Di ko alam ang iyong intention. Beses na nga mayroon pag-action. Pilipinas, oy attention. Alam nyo na next election. Action. Gobyerno na huwag ay mag-action. Gamitin tama ang posisyon. Mag-isip ng tamang solusyon. Puro dala, kulang sa aksyon. Proper hygiene, sanitation. Patak people, malo instruction. Sundin lahat ang direction. Na di maubos ng population. Ay, pwede na pala yung mabas. Okay. Puso ko talaga mga kababayan eh. Okay. Ayan. Baka maata present tayo sa music mga kababayan, no? Sa dahil po sa okay. Discourage tayo mga kababayan, no? Ayan. Ayan, sanay lang. Okay, ito na po ang balita mga bayan. Ang orasan natin alas 6:59 mga bayan, no? Okay, itong balita para kay Kiko Padagang Pangilinan sa kanyang post, Risa Hontiveros, Pangrenderlon. Okay, Senator Risa Hontiveros at saka itong si, sino ba ito? Okay, yung linya po ng oposisyon mga bayan, no? Si Grace po, opposition ba yan? Ayan. Si Nancy Binay, opposition ba yan? Ayan po mga kababayan, no? Sa lahat sila. Ayan. Puro itong taga-opposition mga kababayan, no? Okay, ayon po sa sulat ito, Biyernes ng umaga, Agosto 17, 2012, may meeting kami ni na Jesse sa LP Headquarter, Liberal Party Headquarter sa Balay Cubao, kasama ang ibang mga kasamahan sa partido. Okay, nung patapos na ang meeting, sinundo ako ng anak ko na si Miel. Na galing sa eskwelahan,
Quezon City. Dahil alam kong isang sarunya nito si Jesse Robredo, mga bayan, na yung namayapang magaling na serbisyo publiko lingkod bayan, mga kabayan, na ay pinababa ko si Miel sa kiano pang ipakilala kay Secretary Jesse Robredo. Pinakilala ko itong si Miel at sinabi ko, Miel, please say hello to Secretary Jesse Robredo, no? His daddy's friend and party mate. Pagkabati ni Miel sa kanya, naalala ko pa ay napagiti ng husto po si Secretary Jesse Robredo at natuwang sinabi, kamukhang kamukha talaga ni Sharon Cuneta, mga bayan, no? Hindi ko akalain na yun na napala ang huli naming pagsasama ni Secretary Jesse. Kinabukasan ng hapon, bubagsak na ang aeroplanong sinasakyan nila niya galing po sa Cebu na may karakatan, malapit sa Masbate, mga bayan, no? Nalala natin yon. Matapos ang 8 taon, nanatili ka pa rin sa inspirasyon sa aming mga nauiwan sa larangan po ng politika at serbisyo publiko. Malala natin, active ito, no? Sa Secretary Jesse Robredo sa serbisyo publiko. Nananatiling buhay ang inyong simulain, ang aming puso at damdamin. Maraming salamat sa inyong pag-alay ng buhay sa bayan, Jesse Robredo. Nalala natin ito, mahusay na pinuno ng bayan po itong si Secretary Jesse Robredo, no? Robredo. Dating mayor, dati ata governor, and then secretary, ng DIRG, mga kabayan, no? Iyon po ang pagbigay pukay, alala po kay Secretary Jesse Robredo, no? Sa kanyang kapanahunan. Ayan. Anniversary po niya, death anniversary, no? 8th death anniversary po ni Secretary Jesse Robredo. Mahusay lingkod bayan, mga kababayan, na? Ayan. Mahusay na lingkod bayan. Sa sinamang palad ay bumagsak ang kanyang sasakyan dyan po sa Masbate, mga bayan. Sa karagatan ng Masbate, na? Ayan. After this, ay magbigay tayo ng plugging natin, mga bayan, na? Ayan.
Okay, Silent No More PH, mga kabayan, no? Okay. Galing naman sa may bahay po ng magaling na sekretary ng DILG, itong si Vice President Lenny Robredo, no? Sa kakulang mag-plugging. Okay, dear fellow Filipinos, mula sa pagsabog ng vulkan, Taal, hanggang COVID-19 ay laging na naunahan, okay, ni Lenny Vice Presidente, ang Duterte government, okay, na magpaabot ng tulong sa mga nakakaranas ng krisis. Tatak isang mabilisang pinuno ay kung gaano siya ay kabilis umaksyon sa panahon ng krisis ng mga kababayan, no? Okay, successful ang kanyang ngayon, no? Kahit maliit na serbisyo yung libre sakay, okay, sa okay, Manila at sa mga ibang lugar, pati sa Cebu, mga bayan, no? Okay, ayan. Ang serbisyo na kahit maliit lang, mga kabayan, alam naman natin ang pondo ng Vice Presidente, maliit lang. Hindi katulad po ng pondo po ng Office of the President, no? O ngayon, mga aral tungkol sa COVID-19 mula sa taong agaran, kumilos sa tumulong ito. Una, ang malinaw na madalas at mabisang communication ay sa publiko ay kailangan. Kailangan, no? Okay? Itrato ang mga mamamayan bilang kaagapay at hindi lamang beneficiary yung mga bayan, no? Suportahan ang LGUs. O buhin ang tiwala ng tao. Ikapat, no? Ikalima. Okay? Ang, okay, pangangalap at pagsuri ng datos ay kinakailangan, no? Okay, waksi ang kaisipan na kailangan na pagpilian lamang ng ekonomiya ang ekonomiya o kalusugan. Huwag ayusin ang hindi naman nasira. Okay, ikapito. Ikawalo, huwag ayusin ang hindi naman sira, no? Ikawalo, makinig sa suggestion at reklamo. Ikasiyam, ang mabilis na agarang pamumuno ang ay kinakailangan. Okay, ikasampu, last but not the least, kailangan ng better normal at hindi new normal, mga bayan, no? Ayan, yan po ang payo, okay, ng pangalawang pinuno natin, okay, itong si Vice Presidente, okay, Lenny Robredo, mga bayan, no? I-share natin para alam nyo naman. Ayan. So, yan po ay sigurado ako hindi fake, mga kababayan, no? Ayan. Okay. Ang katanungan ko naman ngayon, saan kayo mapunta ang trono, no? Sa Bicol ba? Sa Ilocos ba? Sa Pampanga ba? O kaya, okay. O kaya, sa Metro Manila? O kaya, saan pa? Okay? Sa Ormoc ba? Saan kaya? O sa Cavite ba? Hindi natin alam, mga kababayan, no? Okay, ang trono sa 2022, mga bayan, no? Bilang recovery president natin po, mga bayan. Wala sa Mindanao. Hindi ko na sinamang Mindanao, mga bayan, no? Ayan, so sa nangyari ngayon, mahirap makaproduce ng leader po ang Mindanao, mga bayan, no? Ayan, sa mga controversy, ha? Nangyari sa atin, mga bayan. Taka Mindanao ako. Siyempre. Pero, okay, sa mga nangyayari ngayon ay mahirap na mahirap, mga kababayan, no? Okay. Masalimot. Okay. Okay. Very complicated, mga kababayan, no? So, yan po. Galing po sa nanay natin. Okay. Vice Presidente ng Pilipinas, mga bayan, no? Ayan. Ayan. So mag-plugging na ko after this, no? Promise. Ayan. Ang Revolutionary Station Kingdom Balita at Ibang Araw ay
isang naisip ang kasalahan yan at nakaunod. Mabalik ka, mabalik ng dokumentary at balita ang programa kay Pakas sa lahat. Walang kikilingan, walang kinakamihan at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, ang susunod na balita ko ay suffrage of the 100 Visual History Direct from the former President Barack Obama, mga kabayan. No? Direct to my inbox. Okay. So, basahin ko hanggang makaya ko ito, mga bayan. Mahalaga sa election sa Amerika, mga bayan. No? Okay. Pinapost po ng the New York Times, mga kabayan. No? So, direct ito sa aking inbox of the former President Barack Obama. Okay, good evening, sir. Ayan po, mga kababayan, na. So, basahin ko. Mag-plugging muna ko, mga kababayan, sa aking hanap buhay. Okay, itong Benur Prutasan. Okay, kung kayo dito sa Cotabato, dito lang po ang Puruk Uno. Okay, Barangay RH9 General... Governor Gutierrez, hindi general, no? Mahilig sa general. Okay. Governor Gutierrez, sabi niyo, Cotabato City, mga bayan, no? Okay. Itong Benur Prutasan. Okay. Dala po ng maraming prutas. Display lang ito, mga kababayan. Okay. Ang actual negosyo ay dyan po ay kayang mag-deliver ng prutas, mga bayan, no? Okay. May mga truck ito. May mga motorsiklo. Okay. Pwede po sila mag-distribute ng putas po. Ito, Benur Prutasan, no? Ayan. Okay. Tingnan mo lang maliit, pero ang sekreto po alam ko, mga bayan, no? Okay. Ayan po. Ang Benur Prutasan, no? Okay, kung mabili kayo ng putas, isama na lang, okay, isang kahon na lang ito din sa studio, no? Okay. Para may suporta po itong programa nyo, itong okay, itong serbisyo publiko tinig ng mamamayan. Isang box na lang ng tuna dilata, mga bayan, no? So kailangan mag-place ng order naman po, mga bayan, no? Mga suki natin. Okay, so kung kayo ay bumili na ng putas, bumili na rin kayo ng tuna dilata, mga bayan, no? Okay. Ayan. Dala po ng Mind of Global Food Lines, mga kababayan, itong tuna product. Okay, so ay bumili na rin kayo ng prutas and then samahan na lang po ng itong tuna dilata, mga kababayan. No, makikita nyo dyan sa Benur Prutasan, mga kababayan, mga takapakinig natin. Na? Ayan. Ayan. So, isa muna ang plugging natin kasi mahaba itong news binigay ni former President Barack Obama, mga kababayan, na? Okay, baka mawala. Ayan po, mga suki, na? Okay, the New York Times suffrage of the 100 Visual History. Okay, text by Jennifer Harlan, introduction by Veronica Chamber, Jennifer Harlan, and Jennifer Schussler. Schussler, by the Schussler. Okay. On May 15, 1915, I will repeat, no? On May 18, 1915, a crowd stream
into the Polo Ground in Manhattan to watch the New York Giants take on the Chicago Cubs. But beyond the diamond, a bigger contest was brewing. Okay, the state of New York was gearing up to hold a referendum putting the question of women's suffrage to it. All male electorate supporter of the cause organized a suffrage, a day game luring potential voters, luring potential voters with the offer of a piece of chocolate cake, with every ticket purchased at their headquarters, they festoon the stadium with yellow banner and printed a baseball team flyer with a exhortation like fans, fair play, and make a home run for suffrage. Okay, everybody in the New York Times noted had a lovely time, but the festive mood would fizzle out. Come November, the men of New York rejected the suffrage measure, and its women would have to work another 2 years for the right to vote. Okay, votes for a woman as a demand that was both a radical and all-American, and nearly century-long history of how women won the right is as colorful and kaleidoscopic as it is complicated and almost impossible to sum up. Okay, those who fought for it were heroes, but then always moral paragons. Okay, the suffrage movement, like other social movements before after open, reflected the racism, nativism, and other prejudices that pervaded America as a whole. Okay, suffrage celebration joined the New York Times for finish the 8th, a new theatrical production. Okay, theatrical production celebrating some of the overlooked heroes of the movement at 7 p.m. Eastern on Tuesday, August 18. Okay, at the heart of the suffrage battle was a conundrum. Okay, conundrum: women gaining the vote required the persuading men to share it with them, and the remaining who dismiss the cause as ridiculous, if not downright dangerous. Okay, the benefit of women's suffrage are almost wholly imaginary. The time declared in 1913 is one of a long string anti-suffrage editorial. Its penalties will be real and hard to bear. Okay, to combat such attitude, okay, suffragists use every weapon in the arsenal of the petition and its speeches to pin parades and attention grabbing stunt. The rise of the movement, okay, coincided with the birth of a photography, and the suffragists deployed the medium to put human faces on the struggle. Okay, they knew how to build a visual identity. The historian Susan Weir said they used it for a political purpose. Okay, the fight for the vote was the fight for democracy. No history can sum it all up, but these images help bring into focus how the largest enfranchisement in the American history came to pass, and the generation of women who made it happen. Ayan. Suffragists fought for the vote in every corner
of the country. The history of suffrage movement usually start like this. Okay, in July 1848, a group of people together in Seneca Falls, New York, and set forth a series of demand for women rights, including the right to vote, but the history of the women voting in the United States extend well before and beyond Seneca Falls, the years after the American Revolution. Okay, there were women who voted in the New Jersey, the state original constitution assigned voting right to all free, properly owning residence, regardless of their gender or race, and some women and African American there voted until 1807. When the state passed a law limiting the franchise, white men and a wild campaign for the women's suffrage may have been formally kicked off in Seneca Falls. It quickly expanded across the country. Okay, many of the movement leaders are based in the East, but the organization, such as the National American Women Suffrage Association, NAWSA, and the National Women Party, and WP, were headquartered, but its earliest victories came the West. Women, including Susan B. Anthony and the NAWSA president Kerry Chapman, Cat, traveled to the states such as Washington, Colorado in the late 18th century, giving speeches and helping them wage successful campaign for the right to vote, but they continued to be excluded from the franchise themselves back home. A momentum grew in the West, women, the rest of the country, as why not us? Ayan po mga kababayan na. Okay. Ay a United Equal Suffrage State of America, Wyoming, 1890, the first state to enter the Union, okay, of the Union of the state as they ought to be. Okay, the Wyoming territory was the first in the United States to pass a women's suffrage measure in 1869. Officer, they stood firm in the commitment to suffrage, even when it later threatened their petition for statehood. We will remain out of the Union 100 years rather than come in without the women. Okay, the Third Congress, which relented and admitted them in 1890, as shown on this postcard circa 1910. Ayan po mga bayan na. Ayan. Not all the Western states were early adopted of suffrage. Where Nevada attempted to amend its constitution as early in 1869, it would not succeed. Okay, it would not succeed until 1914. Okay, Mabel Vernon, an organizer from Delaware and leader in the NWP, traveled the state with Ann Martin and Reno, Nevada. Okay, suffragists, the year to rally support for Missouri, with pass largely tank to support the rural countries. Ayan po mga bayan na. Okay, in 1896, Idaho became the fourth state where women could vote, joining Wyoming, Colorado, and Utah. Organizer Hughes Button pins, okay, success, another memorabilia, okay, another memorabilia
such as this umbrella circa 1910 and celebrate the victories, show the state pride and spread the word about their cause. Ayan po mga bayan. California Votes for Women, October 10, 1911 mga bayan na. Okay. As suffragists distributed more than 90,000 votes for women, okay, Bottoms in Southern California alone as part of the campaign for suffrage referendum in the state in 1911, the measure passed by just 3,587 votes. Ayan po. By that time, this photo was taken in circa 1915. Women in 12 states and the Alaska Territory could vote, although in some places they were limited to municipal or presidential election. Slowly progress began spread to the east in 1917. Okay, the movement achieved a major victory when New York, at the time the nation's most populous state, passed a suffrage referendum. Ayan po mga bayan na. Ayan. Seeing is believing. Okay? By early 1980, as the flyer shows, women had some form of a suffrage in 24 state, Maine, Minnesota, Missouri, and Tennessee. Okay, would join the rank later that year. Organizations such as ANOUSA has shifted their focus from the state level battle to a national suffrage amendment, which would finally establish that American women had the right to the ballot. Ayan po mga bayan, no? Ayan. Okay, the suffrage movement spread all over a corner of the country, reaching as big cities and a small town in every region, and pulling a woman from all walks of life. But at the time when large swaths of the nation were segregated, the suffrage movement was no exception. Okay, while there were international suffrage organizations over much of the movement history, okay, they were the exception rather than rule. Many white groups, particularly in the South, refused to accept black members, and leader of NAUSA, another national organization, fearful of losing support in the region, kowtow to racist demand to exclude women of color. Black women formed their own group to fight not only for the right to vote, but also to greater equality and justice for their communities. Ayan. Suffragists, okay, marching in a parade in Mount Ayer, Iowa, population around 1,700. In 1915, the following year, the state all male electorate rejected an amendment to Iowa Constitution expanding the franchise to women, would have to wait to vote until 19th Amendment, mga kabayan, na. Mahirap din ang buhay ng Amerika nung mga panahon na segregation, mga bayan, na. Okay, sana makatan. Break ko muna. Balikan natin ang kasaysayan po ng Amerika, mga bayan, na. Ayan. Hindi kasaysayan ng Pilipinas. Okay. Okay, sa mga historian kaling itong mga bayan, na. Ayan, balikan natin.
Okay, ang ganda ng kotse nila no, nung mga panahon yun, walang cover, no? Okay, parang gulong ng tricycle po mga bayan. Sa panahon na 1916 mga bayan, no? Parade sila. Okay, katuwa, no? Okay, pero mayaman na rin ang Amerika nung mga panahon yun, no? Pero ang sasakyan niya, mga vintage mga kababayan, ngayon na. Okay. Kaya pag meron ka sasakyan noon ay ikaw isang, okay, isang mayaman mga kabayan, no? Suffrage parade na 1916, the movement in Illinois was spearheaded by organizations such as the Alpha Suffrage Club, a black women group founded in 1913 by Ida B. Wells Burnett, with the help of her white friends and allies, Bell Square and Virginia Books. When Illinois women won limited the voting right that year, the club helped get hundreds of black women to the polls. Ayan po mga bayan, na. Okay, the train lifting as we climb, famously used by the black suffragists. Okay, Mary Church Terrell became the motto of organizations such as the Arizona Federation of Colored Women Club, pictured in circa 1909, mga bayan, no? Ayan. Okay, delegates of the City Federation of the Colored Women Club at the Jacksonville at a meeting in, Palatka, Florida in 1915. Okay, Erta M.M. White, an opera singer and a businesswoman who became a leading advocate for social reform in Jacksonville, and seated from center, mga bayan, na? Okay, ayan. Seated from center. Okay, in 1882, a woman named Virginia Minor attempted to register a vote to vote in Missouri. When she was turned away, she sued. Her case advanced to the Supreme Court, which unanimously rejected her claim, declaring that the Constitution of the United States of America does not confer the right of suffrage upon anyone. Okay, this decision helped confirm for many suffragists the need for a constitutional amendment declaring, that access to the ballot could not be denied for the basis of sex. A national amendment would require national support in order to pass the white the House and Senate be ratified by legislature in the three-fourth of the states, suffragists, room par and white to spread the awareness of their cause, and after Congress. Okay, passed the 19th Amendment in the summer of 1919. The battle came down to the state with all eye eventually on Tennessee. Ayan po mga bayan. So, okay, I think I have limit my time, no? Okay, until a few minutes, no, mga bayan. No, I cannot continue to read this news, mga bayan, no? A group of suffragists who called themselves the Army of the Hudson prepared to march from New York to Washington, D.C. in February 13, led by General Rosalie John. Okay, the Army hiked more than 200 miles in 17 days through the mud and slush to deliver a letter to President Woodrow Wilson urging him to support women's fight for the vote. Remembering, we are going to, John said, let those who fall out return in November. Our motto is on to Washington. Okay, so this coming election, okay, all American should pre to vote, mga bayan, na? With this history of American segregation, okay, by November 3, general election,
or American voters, whether white, African American, okay, Asian American, Pacific American, Pacifican American, Pacific American, should cast their vote equally. Ayan. I cannot continue to read this Mr. President Barack Obama because of a time limit, my friend. Okay. So anyway, all American might be maybe aware. Okay, maybe aware of this history of American right of suffrage, mga kabayan, na. Okay, sorry, Mr. President, I cannot continue to read because of a time limit in my program. Ayan. So, okay, magbalitang hangin tayo, mga kababayan. Hindi matapos itong, okay, pinasa po ng kaibigan po, mga kababayan, former President Barack Obama, no? Okay, so yan po ang kasaysayan, mga kababayan. Ayan. Okay, parinig ko muna ng music po. Okay, dedicated sa lahat ng tinamaan ng pandemic, no? COVID-19, pati na hindi tinamaan. 108 million Filipinos. Okay, kailangan mag-ingat sa pandemic ito. Huh? O, barinig ko muli. Saka ko mag-close ng program. Dapat gobyerno may solusyon, nagkaroon ng insta station. Kung awa nag-resolusyon, may karadyo, TV station. Obedis ng buong nation, modernity may declaration. Lockdown po, isolation. Lahat Pinoy magbabakaskun. Walang tindang ang solusyon. Bawal ka din mga okasyon, pati na din mga recreation. Mga polis na sumisyon, or dami ang violation. Pagituruan na ng leksyon, overnight sa police station. Action, action, action. Mayayaman di kay donasyon, malihirap itay ng rasyon. Pangatawang malalaksyon, ito na normal na situation. Tulungan para sa nation. No reklamo, no more question. Sana lahat cooperation. Lock, 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 no more extension. Herpes mask for your protection. Alcohol for disinfection. Social distancing with a function. Isang muna socialization. Bawal lumabas. ABM as a donation. Kurang players, kurang protection. Mga doktor na ka-infection. They know it's kurang sa action. Oh no! Nagkaroon pa ng division. House to 30 pa ang faction. Oposisyon yung naging mention. Imbis na part ng solution. Di ko alam anong intention. Resist na nga mayroon pa faction. Pilipinas, oy attention. Alam nyo na next election. Action. Gobyerno na huwag ay mag-function. Gamitin tama ang posisyon. Mag-isip ng tamang solusyon. Puro dala, kulang sa action. Prayer high din sa intention. Magdang people, malo instruction. Sundin lahat ang direction. Nang di maubos ang population. Ay, pwede na pala yung lumabas. Ayan po, ay salamat Madam Maheng Benito, no? Okay.
At saka itong sino composition dito, no? Joy Ortiz, Jesus Piras mga bayan, at saka 11 others, no? Okay, parang mga musician ay matalino yan mag-compose ng mga music, no? And then, ang last ay parinig natin po uli, ang kay Bernie Concepcion mga kababayan, no? Okay. Naalala na natin. Okay, sa mga katulad ko naman ay mga may edad na. Okay. Sa lahat na may edad, no? Okay, pati kay Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim, may edad na. Okay, si okay, i-dedicate na siya sa kanila, no? Okay, itong si Bapa Iqbal, Muhammad Muhajir Iqbal, mga kababayan, no? Muhajir Iqbal. At saka itong isa, okay, si Sammy Gambal, Secretary of Durabong, may mga edad na. Okay, patrinig natin, no? Okay, ayan. Sana si Bernie, no? Ayan. Sings the love I have known has always been the most destructive kind. Yes, that's why now I feel so old before my time. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame, the thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built to last on weak and shifting sand. I live by night and shun the naked light of day, and only now I see how the years ran away. Yesterday, when I was young, so many happy songs were waiting to be sung. So many wild pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall concerns itself with me and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly died. The friends I made all seem somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday, when I was young. Ang ganda ng lyric, no? Ibig sabihin ng pagkabata natin hanggang tumanda tayo, huwag natin sayangin pagkataon, mga kababayan, no? Kailangan na fruitful, kailangan maging productive tayo, mga kababayan, no? Okay, sa mga leader natin dito sa BARM, ay dapat po maging productive sila, mga kababayan. Sa mga local government unit ay maging productive, mga kababayan, no? Huwag sayang. Okay, huwag sayangin, mga kababayan, no? Ako hindi ako nagsisi, mga kababayan, kahit hindi ako mayaman. Hindi ko sinasayang po ang aking pagkabata,
hanggang pagtanda mo. Continue learning. Iyon lang po ang sekreto kong kabayan. Okay, continue. Basa mga bayan, no? Ayan. Okay, kaya hindi tayo madaya eh. Puro basa mga kababayan, no? Basa kung anong dapat basahin mga bayan. Mga mix. Okay, basa lahat mga kababayan, no? Ayan. Hindi tayo malinlang. Okay? Pag tayo ay palagi magbasa mga bayan, no? Ayan. Learning, continuous learning. Kahit matanda ka na, basa ka pa rin mga kababayan, no? Ayan. So, tingnan natin balitang hangin sa umaga nito. Ayan. Okay, yung mga traveler, pakinggan ang balitang hangin, no? Para lang magandang umaga. Alamin po natin na maging lagi ng panahon ngayong Wednesday, August 19, 2020 at sa susunod na 24 oras. Sa kasulukuyan, meron po tayong minomonitor na low pressure area. 600 kilometers away, east ng Giwan, Eastern Samar, at mababa po yung chance na mag-develop ito into a tropical depression. Pero, hindi po natin inaalis yung posibilidad na ito ay mag-develop. Kaya tumantabay po tayo sa mga ilalabas na updates ng PAGASA. Magdadala rin ito ng makulimlim na panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kasama po yung southwest monsoon o yung habagat natin na kung saan magdadala rin ng makulimlim na panahon and then may mga kalat-kalat na pag-ulan sa western section ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. And then yung formerly Helen, si Severe Tropical Storm Higos ay nanatiling kumikilos papalayo ng Philippine Area of Responsibility and then wala naman po itong direktang epekto sa ating bansa. Kaya tuwing 24 hours, makaranas pa rin po ng magandang panahon dito sa Metro Manila at yung malaking bahagi ng Luzon. Bahagi ang maulap hanggang sa maulap yung mga kalangitan and then isolated rain showers lamang po yung inaasahan natin mga pag-ulan. Especially pagdating po ng hapon at gabi. Pero dito po sa may Mimaropa at Bicol region, yung Mimaropa po dahil po sa southwest monsoon o habagat, makaranas sila ng makulimlim na panahon and then may mga pag-ulan at pagkilat pagbulog. At dahil naman sa low pressure area na minamonitor natin, yung trough po na ito ay magdadala rin ng mga pag-ulan at pagkilat pagbulog dyan po sa area ng Bicol region. Abot ng temperatura dito sa Metro Manila, around 25 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio, 16 to 24 degrees Celsius. Lawag, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Tagigaraw, 25 to 34 degrees Celsius. Diyan naman sa Maligaspi, 25 to 31. And then sa Puerto Princesa, around 25 to 31 degrees Celsius. Para naman po sa buong Visayas at Mindanao, makulim din po yung panahon and then may mga pag-ulan at pagkilat pagkulog. Dala po nung southwest monsoon dyan sa may western section ng ating ng Visayas at Mindanao. And then yung nalalabing bahagi ng ating bansa dyan sa may nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. Makulimlim din yung panahon, dala naman po ng low pressure area na minomonitor natin.
Abot ng temperatura sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Cebu, 24 to 30 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 to 31. At dyan po sa may Davao, alam 24 to 32 degrees Celsius. Para naman sa kondisyon natin baybayin dagat, wala ho tayo nakataas na gale warning. Kaya malaya pong makalayag yung mga kababayan nating mangisda o yung mamilit sa sakyang pandagat, pwede po silang tumalaon. And for the next 3 days, posibleng makaranas po tayo dito sa Metro Manila from Thursday to Friday ng makulimlim na panahon, and then may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkilat-pagulong, dala po yan ng southwest monsoon o habagat. And then by Saturday, na-expect po natin na improving weather na po tayo. 20 to 31 degrees Celsius yung maging abot ng temperatura. Sa bagay naman, until tomorrow, makakaranas pa rin po ng magandang panahon. Pero pagdating po ng Friday and Saturday, dahil po sa habagat, makakaranas po tayo ng mga pag-ulan dyan, and then may mga pagdilat pag-ulan. 16 to 24 degrees Celsius yung maging abot ng temperatura. Sa Legazpi, dahil po sa low pressure area until Friday, makakaranas po sila ng pakulimling na panahon at pagulong pa rin. And then Saturday, improving weather na rin. 24 to 32 degrees Celsius yung mag-iagwat ng temperatura. And then sa Cebu, yung buong Visayas po until tomorrow, posibleng makaranas pa rin sila ng mga pag-ulan dala po ng low pressure area. And then by Friday and Saturday, improving weather na po yung expect natin. 24 to 32 degrees Celsius yung mag-iagwat ng temperatura. Para naman sa Davao, yung Mindanao area po makakaranas ng magandang panahon. Pero dyan sa area ng Zamboanga, posible po silang makaranas ng mga pag-ulan dala po ng southwest monsoon o yung habagat. 24 to 33 degrees Celsius yung mag-iagwat ng temperatura dyan po sa Davao. Ang araw po natin ay sisikat mamayang 5:43 a.m. at lulubog ito mamayang 6:16 p.m. At yan po muna ang latest sa weather forecasting section. Ezra Bulkin, maganda umaga. Okay, yan po ang balita po ng hangin. No? Mga traveler, may low pressure area, no? O, ingat tayo. Pag ganyan, mabuti COVID naman, eh. Dito muna tayo sa bahay, mga kabayan, no? Okay. Sa bahay muna, stay home. O kaya sa akin studio muna mga kabayan, no? Okay, so yan po ang balita natin, no? Okay, so ang unang balita ko mga kabayan ay itong pagpukay. Pag-alala po sa magaling na, public servant. Okay, former DIRG Secretary Jessel Robredo mga kabayan, no? Okay, hindi siya binigyan na mahabang buhay na aksidente po mga bayan na. Okay. So, yun. Okay, katanungan ko muli saan pupunta ang trono, no? After 2022. Sa Bicol ba? Okay, sa Ilocos ba? Okay, o sa dyan lang naman eh. Swerte lang ang Mindanao po sa panahon ni Digong, no? Okay. Dito po sa... Okay. Sa Pampanga, o kaya sa Metro Manila, o kaya sa Ormoc, o kaya sa Cavite, mga bayan. Hindi natin alam, no? Malalaman natin yan pag mag-organize na kung sino talaga ang lamang mga kababayan. Kung sino magaling mag-organize, okay, political organization, okay, kaya dapat ngayon ay meron na silang mga lista-lista mga bayan, no? Okay, halimbawa, Liberal Party, opposition. Meron na silang lista-lista kung sino po ang ang target nila. Okay, alam ba nila Ping Lacson kung tatakbo sila. Okay, nila Bongbong Marcos kung tatakbo sila. Okay, kung sino tatakbo dyan. May mga lista-lista na yan. Okay, para may target ng mga bayan, pamagitan po ng, kasi pandemic naman ngayon. Kailangan po epektibo po ang network nila. Okay, kasi nga kahit ganito lang na network ko ay okay na okay mga bayan, no? Tested na ito mga kababayan. Ganito lang. Okay, pero original.
Hindi po fake, mga kababayan, na? Okay, ganito lang ang tsura. Pero napaka-epektibo, mga bayan, na? Ayan. Ayan. So, eh, dapat talaga kahit malayo pa. Okay, alam nyo yung okay, yung kay President Rodrigo Duterte, 2013 pa ko nakumpisa, mga kababayan, na? Okay, pag push, pag okay, pag bigay ng information, mga kababayan, na? Ayan. Nakita kami dyan sa SM Lanang, na convention center. Nagbulong pa ko sa kanya. Sabi ko, Mayor, tatakbo ka, mga kababayan, na? Okay, manalo ka. Ayan. Kung hindi niya na, kung naalala niya yung mga kababayan, diyan ay convention ng ITC. Okay. Pinamunuan po ng ITC noon ni, okay, attorney yun eh. Nakalimutan ko ng mga kababayan, pinatulog pa niya ako diyan sa isang, okay. Nakalimutan ko ng attorney yun, mga kababayan, no? Diyan po sa Davao, malapit po sa SM, mga kababayan, no? Ayan. Ayan. So, yan po. Okay, nakat na po ang okay, ang Facebook. Pero huwag kayong mag-live naman sa iba, mga bayan, no? Okay? Ayan. So, sa tinig na servisyo publiko, tinig ng mamamayan, okay, paalam tayo rito sa programa natin. Naubos kasi ng oras ng Facebook, no? Okay, hanggang isang oras at naka 30 minuto, mga bayan. After that, ay cut ka agad, no? Okay, so ganun yan. Okay, pero live naman sa iba, magpaalam tayo. Okay, dito po sa programa. Nasanayan nyo, servisyo publiko, tinig ng mamamayan. Okay, kakapay pong halu-halu special po yung balita at iba pa. At saka supportado po ng platform. Itong LGS and TV News Online. Ang inyong abang lingkod, walang iba, abstamahan lang po, mga bayan, na? Ayan.